Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 07, VAT Transactions. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 07, VAT Transaction. Okay, na basically, ang gagawin natin dito is journal entries. Kaya meron na tayong journal sheet. So here is our problem. Sander Ford owns a general merchandise store in Davao. So we will assume that his store is a VAT-registered business. Kasi yun yung topic natin. The following are some of his transactions for December 2021. So December 4, bought merchandise from Rainy Suzuki of Manila, 86,240. Terms, 30% down, balance 210 and 30, FOB Davao, freight prepaid. So basically, what is our entry on December 4? Okay? Namili siya, therefore we are going to debit 46. Nga lang, hindi pa pwedeng yung account na yun lang ang gagamitin natin. Because the business is VAT registered. That's why whenever we use the account title 46, automatically lalabas din yung account title na input tax. Okay? Ngayon, magkano yung mga yan? Ang sabi ng problem, nung namili siya kay Rainy Suzuki, that is 86,240. But then we will assume that that is VAT included. That's why we have to perform the solution. Okay? What's that? We divide by 1.12, whatever is the amount. Okay? So we will get the 46 account. Okay? So that would be 77,000. So again, we debit 46 for 77,000. Okay? We divide and then afterwards, we multiply by 0.12. So we will get 9,240. Okay? For input tax. Okay? Ngayon, paano niya ito binili? Basically, i-credit natin kung ano yung terms ng transaction. At ang sabi dito, there is a down payment 30%. So therefore, 86,240 multiplied by 30%, we will get this one, 25,000, okay? 872, yun yung makikredit dun sa cash. At ang sabi, the balance is 210 and 30. Basically, that would be our payable or accounts payable, okay? How much is that? 86,240 minus 25,872 or yung remaining na 70%. Okay? So that would be 60,368. Actually, ang mga problem na binigay dito sa transactions na to ay kung alin din yung ginamit natin dun sa discussion about purchase and sales transaction. Okay? Ginagawa natin yun for you to compare kung sakaling nagsagot ka din nun. Okay? Ang ibig kong sabihin, pag inobserbahan mo, lahat ng credit dun, yung cash and accounts payable ay iisa lang. Okay? Magkakaiba lang sila sa account title na 46. Okay? At saka dun sa kanyang mga anak, kasi nga, meron ng VAT dito, yung input tax. Same goes true dun sa side ng sales. Okay? All other account will amount and account will remain the same. Okay? Liban lang doon sa account title na sales at yung kanyang mga anak. Ang ibig sabihin, magkakaroon lang kasi ng output tax. Okay? So again, same lang yung problem, yung mga information for you to compare. Okay? Nga lang dito sa problem na to, pinagsama na natin sila. Okay, bakit? Kasi in reality, kung ikaw ay merchandising business, sometimes you buy, sometimes you sell. Okay? Therefore, kailangan mong maunawaan sino ka in a specific transaction, di ba? And then, you have to know what will you do, di ba, sa accounting. Depende kung sino ka. Gawin na lang natin, okay? December 4, what happened? Sabi dito, sold merchandise to Shasha Blouse of Pampanga. 42,560 terms, 20% down, balance 2,518 and 30. FOB Davao, freight prepaid. So unang punto, nagbebenta tayo at nakatanggap tayo ng down payment, so therefore we are going to debit cash. How much is that? Okay, the total amount of the transaction is 42,560. It will be multiplied by the down payment, which is 20%. So we will get the cash amounting to 8,500.
12. And the balance, malamang that would be accounts receivable. Okay, magkano po yun? So, 42,560 minus the down payment of 8,512. Okay, that would be 34,000. Okay, 34,048 pesos. And we are going to credit sales. At sa pagkakataong ito, automatically lalabas na rin yung account title na output tax. And since that is VAT included, okay, 42,560 will be divided by 1.12. So we will get what? Sales amounting to 38,000. And then afterwards, we multiply by 0.12. So we will get the output tax amounting to 4,560. Okay, so that's it. Ayan. Let's move on. 5. Receive a credit memo from Suzuki as allowance on damaged goods. Una, anong transaction ito? Sino tayo sa pagkakataong ito? We receive a credit memo, okay, from Suzuki. Kasi kay Suzuki, we are the buyer. Malamang sila ang nagbigay ng credit memo. So basically, tayo yung nagsauli. Tayo yung merong, I mean, binigyan ng allowance, I mean, because there is a damaged goods. So what will be our entry, okay? We are going to debit accounts payable. Kasi di ba tayo nagsauli, mababawasan yung utang natin kay Suzuki, okay? And we are going to credit purchase, returns, and allowances, okay? At alam na din naman natin na kung sakaling lumabas yung account title na purchase, return, and allowances, okay, automatically lalabas din yung account title na input tax. Kasi nga, asawa nilang lahat yan. Asawa ng buong pamilya yan, okay? How much will be the reduction to our accounts payable? The answer is 3,696. Okay, nga lang, yung 3,696 ay nahahati sa dalawa. Okay, yung isa, yung mismong return, yung allowance value, okay, divided by 1.12, that would be 3,300, and multiply by 0.12 or the balancing figure, 396. So, divide and multiply. That's how we approach for that transaction. Now, let's move on with the 5. Isa pa pong December 5. Okay? Ang sabi dito, paid the freight on the sale yesterday. Okay? Basically, sale ang sabi. Therefore, it is related to whom? To Shasha Blouse. Okay? So, ngayon, ano yung freight term? FOB Davao Freight Prepaid. Punto. Okay? Is it shipping point or destination? Okay? The point is, we are the seller. San ang Davao? Shipping point. Shipping point means the buyer must shoulders the freight. We are the seller, so we will not record that, the freight. Okay, nga lang, ang sabi, freight prepaid. It is the seller who actually pays the freight kasi nga, bago umalis, binayaran niya na. That's why ang sabi dito, we paid. Okay? But then, we are not the one who are going to record the freight. That's why, hindi natin i-debit ang freight out, but rather accounts receivable kasi nga, additional receivable natin yan kay Shasha Blouse dahil siya naman talaga ang dapat na magbayad ng freight. Okay? Amounting to 1,120. At yun din yung ating binayaran. That's why we credit cash amounting to 1,120. Okay? The fact na walang account title na purchase at sales o yung kanyang mga anak, okay? Walang VAT na kasali. Walang input, walang output na mababanggit. Okay? We move on with 6. Ayan. So, bought goods from Windy Subaru o Pangasinan. O, namili na naman tayo. Okay, 134,400. Terms, 40% down, 12-day, 12% 30,000 note, balance 210 and 30, FOB Pangasinan, freight prepaid. Okay? So, sa 6, namimili tayo. So, basically, we are going to debit purchases. Okay, at alam na po natin na we are also going to debit input tax. Now, how much? The total amount is 134,400, VAT included, that's why we divide. So we will get purchases of 120,000, and then afterwards we multiply by 0.12, so we will get 14,000, okay, 400. Ayan. And then anong sabi, ano ang terms? There is a credit to cash kasi mayroong down payment, okay? 40% of 134,400 is how much, okay? So that would be 53,000, okay? 760. At ang sabi, there is a 30,000 note. Okay, malamang notes payable yan kasi ikaw namimili, may utang ka. Okay? Payable is 30,000.
And then the balance, sabi dito 2,1030, basically that would be accounts payable. So again, total is 134,400 minus the down payment of 53,760 minus the note of 30,000. So we will get what? 50,000, okay? 640. Ayan. That will be our answer. Next, we move on. 7. Receive a debit memo. Okay, kita pa ba? Received a debit memo from Subaru for the freight that she paid on the shipment yesterday. So, i-trace back natin yung ship, ano, yung freight terms. We are the buyer, FOB Pangasinan. Okay? Nasaan ang Pangasinan kung buyer tayo? Malamang shipping point kasi ang destination is Davao. Huwag niyong iisipin kasi na yung Davao ay palaging shipping point or palaging destination. Ang sagot dun ay depende kung ano ka dun sa specific transaction. Kung ikaw ba yung buyer o yung seller. Kasi basically sa pagkakataong ito, kung ikaw yung buyer, yung Davao yung destination. Okay? Sabi FOB Pangasinan, therefore that is shipping point. Okay? So who will record the freight? Tayo. Okay, that's why we are going to debit it. Okay, so 7. We debit freight. Okay, dahil tayo buyer, therefore freight in. Ngayon tayo ba ang nagbayad? Okay, ang sabi kasi dito, okay, so 6. Freight prepaid. So therefore, it is the seller who actually pays the freight. In this particular transaction, we are the buyer. Seller pays the freight, therefore we do not credit the cash. Okay, but rather, ano po ang ating i-credit? Additional accounts payable. Okay, kasi nga, sila ang nagbayad. Okay, dapat tayo, re-record natin yung freight amounting to 7,840. And we are going to credit accounts payable for 7,000. Okay, 840. Kaya pala ang sabi dun sa transaction, i-debit daw yung account natin. Kasi nga, additional kolektahin sa atin. Therefore, sa ating point of view, that is additional accounts payable. Another thing, maaaring sa actual practice, meron talagang input tax itong freight in. Okay, kasi depende nga kung anong klase ng negosyo. Nga lang for simplicity purposes, we will assume na wala. Kasi pwede rin namang wala. Okay, may taxation subject, yun yung pinakang magtuturo sa inyo. Sa ngayon, basta yung purchases and sales nga lang ang lalagyan natin. Let's move on with the 7th. Isa pa. Sold merchandise to Mikasa Volleyball of Batangas. 336,000 terms, 30% down, 18-day, 18% 30,000 note, balance 210,030 FOB Batangas plate collect. So we are the seller here. Okay, so therefore, ano pong i-debit natin? Nakatanggap daw tayo ng down payment, so we are going to debit cash. Okay, diretso yun na po nating isolve. The total amount of transaction is 336,000 and there is a 30% down payment. Therefore, that would be 100,800. Okay? And then afterwards, ang sabi there is in note. Basically, receivable yan. Okay? Kasi tayo ang nagbebenta. So, debit notes receivable also amounting to 30,000. And then there is a balance. Therefore, we are going to debit accounts receivable. How much is that? 336,000 minus 100,800 minus 30,000. So basically yan yung matitira. Okay? That would be 205,200. The balance going to accounts receivable. Now, dahil nga nagbenta tayo, so we are going to credit sales and output tax. Ayan. So the total amount of transaction is 336,000. Basically, VAT included, that's why we divide by 1.12, so we credit sales amounting to 300,000. Okay, and then we will multiply by 12% to get 36,000 as the balancing figure. Yun na nga yung rate talaga pati ng VAT, 12%. Okay, now let's try to move on. 8. Receive a credit memo from Subaru for goods returned, 7,280. Okay, kailan nangyari yung transaksyon natin kay Subaru? So, malamang dito po sa 6. Okay, kita pa ba? Hindi. So, yan. Sa 6 siya nangyari. Okay, tayo sa pagkakataong iyon ay buyer. Okay, therefore, tayo ulit yung nagsasauli. The fact na nagsasauli tayo, anong mangyayari? We are going to debit accounts payable kasi may utang tayo kay Subaru. Okay? Nung namili tayo nung 6, may utang pa rin naman tayo sa kanya. Sasauli tayo. So, amounting to 7,000. Okay? 280. Ano yung i-credit natin? Purchase, return, and allowances, and
Inputax. Palagi naman talaga silang magkasama na nga. Okay? So again, 7,280, ayan, divided by 1.12. So we will get 6,500 for the purchase return. And the 12% of which will go to Inputax, 780. So that will be our transaction to December 8. Now let's move on. December 9. Ayan, so bukulat muna tayo. December 9, issued a credit memo to Blaus as allowance on damaged goods. So basically, anong transaction yung kay Blaus? Okay, so kailan siya nangyari? Noon pong December 4 and we sold. Okay, sa pagkakataong ito, anong nangyari? Nagsasauli siya sa atin, kaya nag-issue tayo ng credit memo. Therefore, dahil tayo ang nag-i-issue, tama yung approach, we are going to credit their account. So that is accounts receivable ang i-credit. Lagyan muna pala natin ang date. Ayan. December 9, so ano po ang debit natin? Malamang that is a return. So debit sales return this time. Sales return and allowances. And also, kapartner niya na nga yung account title na output tax. Okay? The total amount is 3,024, which basically includes VAT. Therefore, divide 2,700 would be the sales return and allowances and multiply to get the output tax 324. Okay? Ano ang credit natin? Malamang credit nga natin yung kanilang account. Yun yung sabi ng problem. So credit accounts receivable amounting to 3,024. Okay, let's move on. Ah, ito na yung medyo mahihirap na mga transaction. Ano? Yung sa collection. Ayan. So 11. Collected in full the open account due from Blaus. Unang punto, supposedly, ang titingnan mo pag nangongolekta ka ay hindi naman journal. But rather, yung ledger nung specific na tao na pinag-uusapan. Nga lang, dahil tayo nagpa-practice pa lang ng transaction, okay, wala tayo kunyaring ledger na ginagawa. But rather, mamanu-manuhin natin, ititrace natin isa-isa lahat ng transaction. Kung ano man yung binabanggit ko po na ledger, huwag kayong mag-alala. Pag nandun na tayo, mas mauunawaan natin yon. Okay, so ano mga transaction na nangyari kay Blaus? Una, nagbenta tayo sa kanya. Okay? Balikan po natin pala yun, December 4. Ayan. Para diretso na tayo nagtitrace. Ayan. So December 4, nagbenta tayo sa kanya at mayroon pa tayong nakukulektahin na 34,048 ang sabi dito. Okay, at ang pagkatapos kay Blaus, mayroon pa bang nangyari? Ito, paid the freight on the sale. Ay malamang yun yung sale. Okay, so basically mayroon tayong receivable ng 5. Ito, 1,120. Ayan. So yun po yung 5. Tuloy pa tayo. Okay, so what happened next to Blaus? Ito. Yan. Kay Blaus nagsauli ng 3,024 nung 9. Okay, kung naalala ninyo, ito yun. Oh. Naka-credit yung 3,024. So sa madaling salita, tinitrace natin lahat ng nangyari kay Blaus. Again, namili siya, 34,048. Okay, yung freight na dapat siya magbabayad, additional receivable natin yun sa kanya. Okay, at chance nagsauli. So therefore, actually yan yung receivable natin na babayaran niya. So 32,144. Na basically yan yung credit. Okay? Dahil ito yung mamaya natin isulat. Okay? Dahil ito yung transaction, automatically, nagbabayad siya, so we are going to debit cash. Okay? Nga lang, hindi pa pwede na i-assume na automatically kung magkano yung receivable, yun din ang i-record natin na cash. Okay? Yun yung kukolektahin natin eksakto. Kasi balay natin, baka merong discount. Ang ibig kong sabihin, okay, kung sakaling meron, magkakaroon pa dito ng additional debit na sales discount. Balikan nga ulit natin ano ba yung transaction kay Sasha Blaus, yung terms niya. Di ba ang sabi dito, 2,518.30. Ang punto, December 4 yun nangyari, nagbabayad siya ay, okay, 11. How many days is that? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 days. The fact na ang terms ay 2,518, pasok siya dun sa within 8 days. So therefore, meron siyang discount na 1% kahit nalampasan siya ng 2%, di ba? So ang ibig kong sabihin, hindi lang cash ang maide-debit mo, but rather magde-debit ka rin ng sales discount account. Okay? Nga lang, dahil ito ay VAT registered business na nga, automatically may account title na sales dyan, lalabas ulit yung account title na output tax. Lagi silang magkasama.
At pagkatapos, tsaka mo i-credit yung accounts receivable. Kasi ang totoo, nagbabayad naman talaga siya. Kaya ka nga nagde-debit ng cash, nga lang may discount na 1%. Okay, so again, we credit accounts receivable amounting to 32,144. Now, ang sabi dito, merong 1% discount. Ang punto, yun ba ay imumultiply dun sa mismong 32,144? The answer is no. Kasi nga kung naalala ninyo, ang discount ay pertaining lamang doon sa mga transaction na related sa inventory. Ang ibig kong sabihin dito sa transaction na to, okay? Hindi masasubject sa discount yung 1,120. Kasi nga, yun ay related sa freight. So tatanggalin natin siya. So again, 34,048, okay? 34,048 minus, okay? Yung return na 3,024. Sa madaling salita, tinanggal lang po natin yung nasa gitna. Ano? Okay, so this is purely merchandise. So we will get what? 31,024. And that will be the amount subject to 1% discount. Therefore, multiply by 0.01. So we will get this figure. Okay? 310.24. Nga lang, yan ay merong VAT. Kasi nga, VAT included. Therefore, divided by 1.12, that would be the amount going to sales discount, 277. Okay, and the output tax will be multiplied by 0.12. So that would be 33.24. At magkano yung cash? So babalancing figure natin siya. So 32,144 minus 277 minus 33.24. So that will be the amount, okay? Okay, amounting cash would be 31,000, okay? 833.76. Ayan. Tapos na yung December 11. Now, let's move on with 13. Ang sabi dito, pay the telephone bill to PLDT, 3,808. So, what will be our entry? We are going to debit telephone expense kasi totoo naman, di ba? Kasi telepono yan. Amounting to 3,808. And we are going to credit cash kasi nga binayaran, 3,808. Punto, maaaring magkaroon po yan ng input tax in reality, pero for simplicity, ang assumption natin, kunwari wala, kunwari lang. Okay? Let's move on. Ayan. So, paid in full the account due to Suzuki. Ayan, so nagbabayad si Suzuki. So ngayon, what will be, tayo ang nagbabayad kay Suzuki. Kasi nga, sa transaction na to, ang sabi dun sa December 4, we bought merchandise to Suzuki. So basically, we are going to debit what? Accounts payable and going to credit cash. Okay, nga lang, may pagkakataon na maaaring nakakuha tayo ng discount when we pay to Suzuki. Pero bago natin problemahin yun, itrace muna ulit natin yung mga transaction. Okay, supposedly, ledger ulit ang dapat na meron nito. Ayan, so magkano yung binili nating merchandise na hindi pabayad kay Suzuki? Ang sagot, 60,368. So ito po yun, okay? Mag-trace pa tayo. Ito, 5. Okay? Nung 5, nagkaroon ng allowance. So therefore, minus 3,696. Ito po yung accounts payable ang tingin. Kasi yun yung babayaran, okay? So yun, meron pa ba? Ayan, kay Suzuki, wala na, wala na. Okay? So what can we say? Pwede na po tayong magsagot. Ito yung current balance nung kay Suzuki. 56,672. Okay? Na basically yan yung ating ide-debit sa accounts payable. 56,672. Ngayon, meron bang related sa hindi merchandise? Ang sagot ay wala kasi lahat naman ay merchandise yan. Therefore, kung sakaling may discount yan na rin yung base, ay meron ba? Tingnan ulit natin yung transaction. Ang sabi dito, the terms is 2:10 and 30, December 4. Nagbabayad siya ng 14, so therefore 10 days. Sa madaling salita, may 2% discount dito. That would be 1,133.44. Nga lang, hindi siya yung i-credit mo sa purchase discount. Okay? Bakit? Kasi nga, automatically, kapartner niya rin yung input tax. Ang ibig kong sabihin, i-divide mo ulit yan ng 1.12. So that will be the purchase discount account, 1,012 peso. And then, mumultiply mo siya ng 0.12. That would be the input tax, 121.12.
44. And the balancing figure will go to cash. 56,672 minus 1,012 minus 121.44. So we will get what? Okay? 55,538.56. So yan po ang credit natin sa cash. Ayan. So tumuli pa tayo. Next. 15. Issued a credit memo to Balibol for the freight that she paid on the sale on December 7, 2688. Okay, so related siya sa 7. So basically, that is a selling transaction. Sige, tignan natin kung anong nangyari dun sa ano, dun sa 7. Ang sabi dito, that freight terms is FOB Batangas, freight collect. We are the seller. Saan ang FOB Batangas? Basically, destination yan. Kasi nga, ang lugar natin Davao, we are the seller. Therefore, who will record the freight? Answer, we must record the freight. Kasi nga, seller tayo. Destination yan. Freight collect. Who actually pays the freight? The answer is the buyer. So therefore, dapat tayo mag-record. Pero, ang nagbayad yan ay si Mikasa. Kaya nga, ang sabi dito, we issued a credit memo. Meaning, nagkikredit tayo ng account niya. Pero related sa freight, what will be the entry? Since we are the one who are going to record the freight, we record it. But since we are the seller, we are going to debit not freight in but rather freight out amounting to 2,688. Okay, and we are going to credit, di ba? We issue a credit memo, their account. So credit accounts receivable amounting to 2,688 also. Okay, let's move on. Matatapos na po yan. Paid Subaru in full of account. So, same goes true. Iti-trace back natin lahat ng nangyari kay Subaru. Ayan. Ano ba yung unang transaction natin sa kanya? Okay? Si Subaru ay namili nung ano? Nung 6. Ano? Nung 6. Okay? Ang utang niya, accounts payable, 50,640. Sabi dito. Tapos, dumuli pa po tayo, namili. Receive a debit memo for the freight. Okay, Subaru. Okay? So, that would be 7, ano? 7? Alin yun? Ito, accounts payable. Mm-hmm. So, additional payable. Kasi, ano? Ayan. So, 7,840. So, tinitrace lang po natin, debit memo. Ayan. So, 50,640 plus 7,840. So total payable po yan. Parehas naka-credit. Meron pa bang nangyari kay Subaru dito? Okay. Mm-hmm. Subaru. Meron pa sa 8. Ito. Nagkaroon ng credit memo amounting to 7,280. Therefore, minus 7,280. Meron pa ba kay Subaru? Tumuli pa po tayo. Wala na, mabuti naman. Okay, so therefore, how much is the balance? Okay, of our payable to Subaru, 51,200. The fact na nagbabayad tayo, kasi ang sabi dito, paid Subaru in full, we are going to debit accounts payable. At nasolve na nga natin yun, that is 51,200. Okay, so 51,200. Now, anong credit natin? Malamang we are going to credit cash. Nga lang, may pagkakataon na maaaring ang merong discount. Subukan po natin tingnan. Subaru. Subaru, ang terms ay 2:10 and 30 December 6. Ngayon ay 16. Therefore, pasok siya sa 2% discount. Okay, nga lamang, okay? Alam naman natin na itong 7,840 ay hindi naman related sa merchandise. But rather, related po yan ay sa freight transaction. Therefore, hindi siya subject sa discount. Okay, so therefore, 50,640 minus, magkano nga yun? Okay, minus, ito yun, 7,280. Therefore, the amount subject to discount is 43,360. Okay, so malamang magkikredit tayo dito ng purchase discount. Okay? At yung kasama niya na input tax. Okay, how much is that? Multiply by 2% kasi yun nga yung rate. So therefore, that is the amount. Since that is VAT included, we divide by 1.12, we will get what? Okay?
774. Again. So that is 774.29. So kinonfirm ko lang po ng konti, ano. Pinost ko yung video kasi live tayo, parang naiibahan ako dun sa numbers. Okay, so then we multiply by 12% to get the input tax amounting to 92.91. Ayan, so basically that will be our transaction for the discount. Now, how much will be the cash? It will be the balancing figure, 51,200 minus 774.29 minus 92.91. So we will get what? Okay, the balance to cash, 50,000. Okay, 332.80. So live kasi tayo eh. Ayan. So let's move on. Walang tiwala sa sarili porque hindi nagsasakto yung sagot. 17. Collected from valuable in full of open accounts. Ayan, so ganun pa rin. Ititrace natin yung balance ni Volleyball. Kailan ba siya nangyari? Okay, 7. So balikan po din natin dito. Okay, we sold to Mikasa. Okay, 7. How much is that? Ang sabi dito, open account. Ang ating titingnan. So 7. Okay, so the open account is 205,200. So that will be the cash. And then afterwards, ano pa po ang nangyari dito? Okay, Subaru blouse. Okay, ito ulit, for the freight. So sa 15, mayroong related transaction. Okay, the freight transaction for 15, we credit, yan, we credit accounts receivable for 2688 po. Ayan. So therefore, how much is the balance of the receivable? 202,512. So ilagay muna natin yung pro forma entry. Since we are collecting, we are going to debit what? Cash. Diba? Ngayon ang tanong, meron din bang discount? Halimbawa, itong si Volleyball. Ang sabi dito sa transaction, okay, sa 7, when we sell to her, 210 and 30. Nagbabayad siya 17, so therefore, pasok ulit siya dun sa discount period. So, meron. So, when you collect, automatically, meron ditong lalabas na account title na sales discount. Okay, and same goes through, magkakaroon ulit yan ng output tax. At dahil nga nangungolekta kayo, we are going to credit accounts receivable, which is basically on our computation, that is 202,512. Okay, so again, to credit accounts receivable, 202,512. Ngayon, lahat ba ng account na yan ay subject sa discount? The answer is no. Okay? Kasi nga, yung isa, itong 2,688, okay, basically, that is freight. Related siya sa freight. Ito siya, oh. Dito siya sa transaction na to. Okay, wala na ba talaga? Oh, sige, wala na talaga yan. So, tiwala lang. So, therefore, ang ibig kong sabihin, ang masasubject lang sa discount ay itong 205,200. So, 205,200 will be subjected to 2% discount. Therefore, that would be 4,104. Okay? And basically, ayan, meron po yung VAT. Therefore, divided by 1.12, we will get this figure. The sales discount amounting to 3,664.29. And then we multiply by 12%, therefore we will get what? 439.71. Okay? So yun na po yun. Now how much will be our cash? So same goes through, 202,512, babalancing figure natin, ang ibig kong sabihin, minus, okay, ulit, 202,512 minus 3664.29 minus 439.71. So therefore, the cash to be received is 198,408. Ayan, less 2% discount. Okay, let's move on with 25. Oh, medyo simple na tong mga to. Ang sabi dito, collected the note due from Volleyball. So, magkano ba yung note dun sa transaction kay Volleyball? Ang sabi dito, 30,000. So, therefore, we are going to debit cash.
Okay, pero syempre hindi yung 30,000. Kasi may mga pagkakataon na merong interest nga yung note. At ang sabi dito, it is ano, interest-bearing note 12%, di ba? Okay, that's why we are going to credit notes receivable. Ayan, kasi nangungulekta tayo. Okay. Amounting to 30,000. Mm-hmm. Kasi yun yung principal. Pero ang sabi ng problem, maaari ka kasi na merong magkaroon ng interest. Interest income in this particular scenario. Now, how much is that? Okay. Ang sabi dito, yung transaction kay Mikasa, 18 days, that is 7. 17 plus 18, that would be what? 25. So, sakto talaga. 18-day yung note. So, sakto. So, how do we solve? Okay, we apply the formula. The principal multiply by the rate of 18%. So, we will get the annual interest. And then, we multiply by the time factor. That is 18 days since we are using banker's rule, we divided by 360. So, therefore, the interest is 270. The total cash collected is 30,270. Okay, so basically, wala uling input-output yan kasi wala namang account title na sales and purchases. Okay, so tatapusin na natin. Ah, ito na yung maganda. No? Inabot pa tayo ng third page. Okay, so lagyan muna natin ng date, 2021, December 30. So what is the question? Close the output and input tax to VAT payable. Basically, okay, what is the pro forma entry? We are going to debit output tax. Kasi nga, credit ang normal balance niyan. And we are going to credit input tax. Pero laktawan natin ang isa. Okay, para malaman kung ano yung difference pupunta sa VAT payable, kung mas malaki yung output, which is normally the case, or excess input tax kung sakaling mas malaki naman yung input. Okay? Generally, hindi din naman mangyayari yun sa transaction na to. I mean, sa problem na to, hindi naman journal ang gagawin natin, ang gagamitin para malaman to close this account. But rather ledger. Okay, ledger po. Ibig sabihin, lahat ng itong transaction na to you have to post. And then after you post, okay, doon mo kukunin yung balance, yun yung gagamitin mo dito sa entry na to. Pero dahil wala nga tayo nun, therefore, anong gagawin natin? Iisa-isahin natin yung transaction at kikwentahin natin lahat ng mga balances. Magsimula tayo saan? Sa output tax muna. Okay, credit positive, debit negative. That's our rule as we solve. Okay, so first, we have 2560 here. Okay, and then, tuloy lang po natin. Meron pa bang output tax dito? As I see, may isa pa. Plus 36,000. Ayan. So, meron pa ba? Eh, wala naman nga. So, wala po sa first page. Dadalawa, parehas plus. Okay. And then, dito sa second page. Ayan. So, merong naka-ano? Merong naka-debit. Therefore, minus 324. Ayan. So, tumuli pa tayo. May naka-debit na 33.24. And then, ano pang nangyari? Meron pa ba? Output tax, meron ulit naka-debit na 439.71. And then, meron pa ba? Okay, so wala na. So, buti naman, kakaunti. Okay, so again, pag positive ang lumabas, ibig sabihin siya ay credit balance. So, credit balance po yan. Since we are closing that, therefore, i-debit natin siya. So, we debit output tax amounting to 39,763.05. Now, let's move on with input tax. Okay? Sa input tax naman, we will assume that the balance is debit kung positive. Ano? And kung sakaling credit, ma-minus natin siya. So, magsimula tayo sa 9,240. Sorry. 9,240. Ayan. And then afterwards, okay, naka-debit po yun. Wala dito. Nag-credit ng 396. So, therefore, minus 396. Okay, nag-debit ng 14,400, so plus 14,400. At pagkatapos, meron pa ba? Nag-credit ng 780, so therefore minus 780. Oh, D. So 780, 700, tapos 80. Ayan, hindi ko po ito calculator. So ganun talaga, 780 po yan, minus. Tumuli pa tayo. Okay. So, meron pa bang input tax dito? Wala, 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 wala. Okay, nag-credit na naman. So, minus 121.44. Ayan, meron pa ba? Meron ulit. Minus 92.91. Ano pa? Meron pa? Wala na. So, okay. So, therefore, how much is the balance of our input tax this time? How much is the balance for the moment?
Okay, so the answer would be, ito na siya. So, 22,249.65. O yan po yun. So ngayon, anong mas malaki? Output tax. Okay, the fact na kinaklose natin, binabaliktad po natin yung kanilang account nga, di ba? At kung mas malaki yung output tax, therefore, lalabas yung account title na VAT payable, the difference of the two. So again, okay, 22,249.65 compare with 39,763.05. Therefore, whatever is the balance, that would be the VAT payable. Okay, 17,000, ayan, 513.40. So basically, yan yung i-remit mo sa BIR. At kung sakaling i-remit mo nga siya, okay, anong entry doon? Debit but payable and credit cash. Okay? So lagyan po natin ng isa pang transaction to make ourselves satisfied. So, remittance. Okay? So kung ano man date yun, probably next year po siya. Ano? So that would be debit but payable. Okay? For 17,000, 513.40, and we are going to credit cash for the same amount. Okay, kasi kumbaga hindi naman talaga ikaw ang nagbayad niyan, hindi ikaw ang final consumer, but rather, okay, ikaw lang ay para naging withholding agent. I-remit mo. Kung ano man yung mga pinagsasabi ko, may taxation subject nga po doon. Okay? So sana marami po tayong napag-usapan dito sa VAT transaction. Hindi naman siya sobrang komplikado, dapat alam mo lang yung proseso, okay? Na lahat ng related sa purchase at sales merong VAT. At huwag kang malilito, ano? At again, kung sakaling VAT included, the solution is very simple. Divide and multiply by 12% yung rate na ginagamit. Okay, so yun lamang at maraming salamat.